Para sa akin, if you want to be successful, just focus on what really you wanted to be or what really you wanted to do. At doon, ko na-realize na there's something at the back pala or up there, our dear God, na kung saan lahat ng ginagawa natin, yun ang magre-reward sa'yo. Hi, I'm Mary Jane Tupas from Kalibo, Aklan. I'm working here in Saudi Arabia for the last 32 years now. Been working in the kingdom but in different hospitals, and presently I'm working here as a quality director and nursing consultant in the Rafia Center. I'm involved with different organizations. I'm the advisor of the OFW Congress, advisor of the Philippine Nurses Association, FOWA, and many, many more organizations. Nung bata pa ako, it started na nangarap kami ng nanay at tatay ko. Siyempre, gusto nila na mapaayos yung buhay ko. And of course, they gave their best, lalo na yung tatay ko dahil ano daw, apple of the eye ako niya. And ayun, bigla lang na in love. So, sa batang edad, ibig sabihin, eksakto lang na nung nag-graduate ako, ayun, nagkaroon na ng nabuntis na agad, and it all started from there. Doon nagsimula na kung saan ay sabi ko, hindi ko pwedeng biguin ang magulang. Kasi ang laki ng pangarap nila, binigay nila halos lahat. Tapos, at the end of the day, yun ang nangyari sa akin. So, it all started from there. Doon nagsimula na, sabi ko, hindi ito ang magiging dahilan para hindi ako magiging successful sa bandang huli. And there it comes. Doon nagsimula sa bata kong edad. Right after nung nanganak ako, nagtrabaho agad. Sawa ng Diyos, hindi ako nahirapan na maghanap ng trabaho kasi agad-agad nakapasok ako ng bilang instructor sa school namin. Kinuha na agad ako. And then, sabi ko sa sarili ko, parang hindi ito po pwede na dito lang ako sa Pilipinas. And that's why I decided na mag-ibang bansa, at ito nga, andito ako sa Saudi Arabia. Since the time ng pagpunta ko dito, hindi ko akalain na dito na pala ako halos maubos yung aking panahon na hindi ko naman pinagsisihan kasi ang dami-daming nangyari sa buhay ko. Yes, I started from here working in Bechtel Company. Hawak ko noon ang isang clinic na kung saan ay nag-iisa kong nurse para i-oversee ang mga residents doon. And then after that, may another opportunity naman na dumating na nakapag-work nga ako sa Aldosary Hospital. Ito, pwede kong sabihin na dito nagsimula yung makabuluhang kasaysayan ng aking profession kasi I started as a staff nurse, tapos na-promote as infection control nurse, naging development officer, naging quality director, and naging nursing director. Well, dito sa Dossery, how I was able to achieve kung ano man ang meron ako, naging stepping stone ko, para sa akin, hindi yun madali. Kasi talagang lahat mararanasan mo. The first thing when I was promoted, actually, halos nagkaroon pa nga ng nag-petition pa yung iba dahil bakit daw, despite of many staff, senior staff na who are more qualified, why me daw? So, I don't take it as a negative sa akin, as rather I considered it as a challenge. Inaccept ko yung offer nila, and I didn't stop from there. Doon nagsimula na talagang masigasig ako na nag-aral,
have been sent to different hospitals for training. Even I was sent to Egypt with pay para lang patuloy kong enhance yung aking profession in quality. And doon hindi naman sila nagsisi sa akin dahil gumanda naman yung pamamalakad ng aming department when it comes to nursing. One of the things that I really have been thankful to Dossery is that when they sent me for my MBA, I was able to achieve my MBA degree sponsored by the hospital. At siguro yun din ay reward nila sa akin because of my dedication. And syempre, para rin mas lalong mapaayos yung sistema ng hospital namin. And actually, because of our involvement with the Filipino community, isa rin sa mga masabi ko na pinaka-achievement ko where I started with being a community leader is from the Dossery Hospital, wherein I was able to serve with our fellow OFW because of my profession. And it's not only that, win-win situation kasi syempre I market our hospital to the Filipino community wherein nahahatak sila na dito na sila magpatingin sa amin sa hospital. And vice versa, on the other hand, I was able to help a lot of our fellow OFW, especially the less fortunate. Even we were able to serve our Polo Aero or our embassy here, na kung saan ay may mga cases sila na kung saan ay wala na talagang mapuntahan dahil walang pambayad, walang ikama or resident ano nila. Kaya through our hospital, we were able to extend a lot of support with our embassy. So doon nag-open yung isa sa mga masabi ko na hindi ko inaasahan na magiging very active Filipino OFW ako na where I can be able to join in different organizations. And not only that, become a leader. Kaya nga doon nagsimula, halos dekada na nagsiserve sa community natin where I started with the OFW Congress. Dito, ang dami-dami namin mga projects na nabuo. Even I remember one time na nagkaroon ng typhoon na through the help of our mga foreigners and all, nakabuo kami ng even almost 1 million para i-donate lang sa amin sa Aklan during the Undoy ba yun? Basta by typhoon noon na where we were able to donate at maraming natulungan doon. Not only that, marami kaming naging project na sa aming OFW wherein mga bata, we try to enhance their talents, may mga singing contest, may mga little prince and princess wherein na-develop yung kanilang yung mga mahihiyaing mga bata where they were able to enhance their talents. May mga reintegration program. Napakarami naming mga projects na kung saan ay malaking impact at kung saan ang pasasalamat dito yung mga gobyerno natin dito sa Saudi Arabia. As a matter of fact, may mga ano din tayo, mga blood donation na kung saan ay para rin natin maiparating sa kaharian dito na we Filipinos are in return sa kanilang pag-host sa atin dito or pagtanggap, pagbigay ng mga opportunities na ganito, binibigyan din natin sila in return ng yun nga, through blood donations, may mga clean up drive din kaming ginagawa, helping them lalo na kung may mga kailangan sila ng mga employees and to hire, to recruit and all, we have been involved in many kind of activities na kung saan ay yun ang isa sa mga I'm very grateful dahil I was able to have a chance or opportunity to be involved
for such many years now, or let's say a decade, na kung saan I, kahit through our PNA, by the way, I was the founding president of the Philippine Nurses Association, na kung saan when it comes sa profession din ng nursing, yung mga hindi nakakapasa ng mga nurses natin dito, nagkaroon sila ng pagkakataon na nakapag-exam dito, nagkaroon din sila ng lisensya. Yun, mga nurses na encourage natin na mag-join with the medical missions, donate medicines, or basta marami silang naitutulong na hindi lamang dito pang OFW, kundi pati sa Pilipinas din. So yun ang isa sa mga pwede kong sabihin na greatest success na kung saan dito talaga nagsimula sa Dosery Hospital, na kung saan hanggang ngayon ay patuloy pa rin na ginagawa namin, because really nakaka-inspire, and this is, I think, magandang makapagbigay ng inspiration din sa iba na kung saan pati yung ibang mga OFW ay nagiging involved din at nagiging active. Kasi syempre when they see you na ganun ang nagagawa mo, the others are also encouraged na gawin din na para makatulong. And I'm sure a lot of us really wanted to help our fellow OFW in many ways. I was able to do all those community services, pagtulong sa kapwa, with my doing my best when it comes to my profession. I think para sa akin yun, galing talaga yun sa puso. It's your passion. It's what really you wanted to do. It's really wanted. You don't like to do all these things just to prove na you're the best or mas magaling ka sa iba. I just discovered it na basta pala gawin mo lang, regardless, kahit na may nangyayari rin na idadown ka ng iba. Syempre you cannot please everyone. Meron talagang may maghahatak sa'yo at magmaghahatak. Pero ako personally, para sa akin, if you want to be successful, just focus on what really you wanted to be or what really you wanted to do. At doon ko na-realize na there's something at the back pala, or up there, our dear God, na kung saan lahat ng ginagawa natin, yun ang magre-reward sa'yo. By surprise, or you never expect, as I experience, it's a bonus na I, as I said, nagkaroon ako ng MBA, and I didn't dream about it, I didn't plan about it. Of course, I really wanted it, but as I said, sponsored pa ng hospital. Number two, na-reach ko yung pinaka-highest position na as the nursing director, as the quality director in Dosery. It's really, ano pa bang mahihiling ko, parang ganun ba? And not only that, because I was able to serve a lot of Filipino OFW, yung our embassy, ang reward pa pala is mayroon pa. When I was awarded by our former president, Gloria Macapagal Arroyo, in Malacañang, that was in 2007, I was awarded internationally. Ito ha, I was able to get as the natatanging bagong bayani. Yun ang pinaka highest award na binigay ng ating Malacañang. And to me, I couldn't even believe paano nangyari yun. And lahat lang yun ay para sa akin ay galing talaga sa ating Panginoon. Ano nga ba sa tingin ninyo ang nakapag-inspire sa akin kung bakit kailangan kong gawin ito lahat? Para sa akin kasi, from the start, ang akin talagang iniidolo at lagi kong kinoconsider para gawin ko yung best is I was inspired by my God. Napaka-ano kasi niya, napaka-grabe yung expectation niya sa akin. He was one of my, really, I admired him so much because I know how he loved me. And every time na nag-work ako, anything that I do, parang ayokong mapapahiya sa kanya.
And always he reminded me na, anak, as long as you have faith in God, manalig ka lang. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. At the rest of it, God is going to reward you. At ayun, para sa akin, yun ang isa sa mga pwede kong i-share sa lahat na despite of many disappointments, gaya ng sabi ko, hindi madali, pero kaya. At the end, pwede mong masabihin na, yes, Lord, salamat. Marami rin akong mga disappointments or regrets. Ika nga. Kasi because I was so busy with my profession, I was so busy with my serving other people, at the back, nakakalimutan ko rin pala na may anak ako dito, may asawa ako dito, na they also wanted my attention. At isa sa mga pwede kong masabi na, pwede kong masabing regret din na, hindi mo pala pwedeng you can serve both. Kailangan talagang may masacrifice ka. Kasi syempre, para sa akin, sila naman talaga ang inspiration, di ba? Bakit ka nag-strive? Bakit ka? It's not about for yourself. It's about the family. Kasi pamilya is the biggest treasure in life. Nagpunta nga dito ako sa Saudi for my family. Nagpunta nga ako dito sa Saudi para maging maginhawa ang buhay. Para sa akin, sila pa rin ang naging inspiration ko. Hindi naging minsan may mga pangyayari talaga sa buhay na bilang pamilya na may mga hindi pagkakaintindihan. I think natural lamang yun. Pero at the end of it, para sa akin, anumang mga uno sa buhay na nangyayari, hindi pagkakaintindihan ng bilang mag-asawa, kasi I've been through with this na away, bate, and lahat na sigurong pwede rin masabing mga karanasan na masakit bilang mag-asawa, andun yun. So, I believe na yun talaga minsan kalakip ng mga success story natin na minsan about family, minsan sa work, maraming bagay na pwede mong sabihin na mga nagiging dahilan na, na pwede mong sabihin na hindi lahat-lahat dito sa mundo ay puro lang masaya, puro lang sabihin mo na okay lahat. So, to me, it's just the way how you look at things. It's just the way how you you don't look at yourself na lagi kang tama. Always look at na ano bang dahilan, by examining yourself also. So, a lot of times, a lot of my friends is asking me, "Di ka ba napapagod, Mary Jane? Kami yung napapagod sa iyo sa ginagawa mo. Trabaho, labas dito, attend ng meetings, tawagin ng madaling araw, tatakbo sa ospital kung kinakailangan para lang tumulong and all and etc. etc." Tinanong ko na rin yan sa sarili ko. Bakit ko nga ba ito ginagawa? Bakit ko nga ba pinahirapan yung sarili ko? And as I assess myself o tinitingnan ko yung sarili ko, pag minsan trinay ko na mag-stop for a while, pero hindi ako masaya. Dahil naramdaman ko at na-realize ko na ito pala ang talagang tunay na makapagpapasaya sa akin. It's not only that, when my mom asked me and told me one day, nung kausap ko siya na, "Alam mo ba na, proud na proud ako sa'yo." Sabi ko, "Bakit ma?" Sabi niya, "Hindi mo alam yun."
Sabi niya, minsan lang pag pumupunta ako ng palengke, sinasabi ako ng mga tinulungan mo na ayan, ayan yung nanay ni Mary Jane, yan ang tumulong sa anak ko. At hindi lang yun po, alam ba ninyo na sinasabi daw nila na nakapagbili kami ng lupa, naging napaaral yung mga kapatid niya, dahil tinulungan mo sila para makapag-abroad, makapaghanap ng hanap ng trabaho. And maraming marami ka pang nagawa, anak, na hindi mo alam. And I didn't realize that, actually, to be honest. Marami pa lang na babago ang buhay dahil lang sa pagtulong na isang simpleng Ate Jane or Ma'am Jane, tulungan mo naman yung anak ko, pumasok dyan as housemaid, pumasok as a nurse, pumasok as a waiter, and name it. Hindi ko nasasabihin kung ilan lahat ang mga natulungan para maging maayos yung buhay. Not only that, ngayon, magme-message yung mga staff ko dati na na-train and gumanda ang kanilang naging posisyon ngayon. Mga naging director na yung iba of nursing din, naging supervisor. They were now in America or Canada or Germany or any other countries. Saan nagsimula yun? Dahil simpleng naging parang ako. Nakitaan ko ng abilidad, nakitaan ko ng dedikasyon, at kapareho ko rin tumuntong din ng, o nakakuha din ng maayos na posisyon. Siyempre, pag maayos yung posisyon, maayos din ang sweldo. So, sabi ko nga ba, I have no right para mag-complain. Kasi, God has given me enough gift, enough talent, so I can be able to share to others. Kaya nga siguro, unexpectedly na may mga rewards na ako natatanggap, being a community leader, being given a reward, or ano. Para sa akin lahat yun, it's just a bonus. But what is in my heart? Ano nga ba ang nakakapagpasaya sa akin? Yun ay ang kumakatulong sa kapwa, mabago mo yung buhay, makasave ka ng buhay, makapagpaaral ka ng mga pamangkin na kung saan ay hindi kaya ng magulang na pagpaaralin. I think yun ang mahigit na kayamanan dito sa mundo. Yun ang mga bagay na pwedeng hindi mo baguhin or mawala. Yun ay nakatatak dito na kung saan yan ang tinanim mo at yan din ang nagiging bunga. And I think simula yun sa pag-i-inspire ko sa kanila. Being me, where I came from, and where I am now, right now. So, para sa akin, sa mga ibang OFWs, marami na dyan na na-inspired, naging community leaders, and they grow, and even gumanda ng mga naging posisyon nila sa companies and all. So, ganun lang yun. It's a cycle of life. Talagang, I think yun ang isa sa mga pwede kong sabihin. Kasi, di ba, ang daming sinasabi, ano nga ba ang meaning ng life? Ano nga ba ang meaning ng success? So, para sa akin, ngayon, dati hindi ko alam lahat yan. Sa araw-araw, nadidiscover ko na mas maganda pala ang pakiramdam na ibang tao ang magsasabi sa'yo. Ibang tao ang magtatap sa'yo. Salamat. I-embrace ka. Or yung iba makapag-thank you sa'yo. O kahit wala man lang thank you. Yun ang talagang very self-fulfilling para sa akin. And that's, well, for me, life is not perfect. Siguro, karamihan nagsasabi, wow, si Mary Jane yan. Pero, may nagsasabi rin na, ano ba yan? Maraming opposite to
to, let's say na sa magaling, may mga nagsasabi rin, wala yan, ano lang yan, showing lang yan, or mas magaling ako dyan, wala lang yan. Para sa akin, natural yan eh. Kahit saan kang, anumang anggulo ng ginagawa mo, sa work, sa community, sa pamilya, kahit saan, hindi mo talaga pwedeng ma-perfect or ma-please lahat. Kasi, andun eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin, andun yung inggit, andun yung siguro, sa dami mong ginagawa, may mga bagay na hindi nila nagustuhan or hindi mo na ibibigay yung kanilang mga expectations. Kasi, as human, or as my own capacity, hindi naman pwedeng lahat is yes. Hindi naman pwedeng lahat ay maibigay mo. So, yun siguro ang mga dahilan ng iba na hindi sila contento or hindi sila or opposite to what others are telling. Pero, bottom line, pinakaano doon, para sa akin, gawin mo lang. I-appreciate nila, hindi appreciate, doesn't matter. Ang importante, may natulungan ka, may na babago mo yung buhay, or basta, para sa akin, overall, masaya ka sa ginagawa mo. Yun ang para sa akin importante sa lahat. Other than Dossery Hospital, I work also in Rom Dental Clinics. Actually, there are total 12 branches at kinuha nila ako because of the JCI accreditation. Yun, isa sa mga pwede kong sabihin, isa sa mga achievement ko rin, other than being the Director of Nursing, yun ay ang as one of the leader when it comes to accreditation. Kasi ibang level na yun. Kumbaga dito, parang nakaka-inspired lang. Kasi bilang Filipino, na doon nangunguna ka sa buong administration team, para sa akin, it's a pride already. Dahil hindi lahat ng mga Filipino ay nasa mataas na level dito. So, para sa akin, it's another inspiring ano na para ma-motivate din ang mga ibang nurses na pwede rin palang marating. Pwede rin pang maging isang consultant. At kung kaya ni ma'am, kaya rin naman namin. The other thing na nagpapasalamat ako is that based on my experience, based on the knowledge that I have gained on my previous different experiences, ang nanotice ko lang, kung marami ka palang experience, marami kang na-achieve for the company na kung saan ay nag-excel yung company where you came from, andun pala yung daming opportunities na mag-o-offer sa'yo. So, for me, masaya ako. Kasi, wala na ngayon ang father ko. Pero before na nawala siya, naparamdam ko sa kanya ang karangian na kung saan ay pangarap niya para sa akin. He were able to witness ang mga success ko. Ang pinakamahalaga din ay ang sabihin niya sa akin, anak, thank you. Kasi hindi mo ako binigo. And until now, yun talaga ang nagsiserve sa akin na inspiration. Kasi sobra ko talagang mahal ang dad ko. If I remembered him, talagang hindi ko ma-describe. Kasi para sa akin, the best kasi siya eh. And this is the reason why I become like on where I am now. It's because of him. He molded me into
a good, better person. He's the one who always put God first. I still remember na bago ko umalis sa bahay, he made sure that I kneel down at the altar, pray to God, magpasalamat. And this is what I learned from him. Also, what I learned from my dad, na kung saan siguro sa kanya talaga ako nagmana, is ang napakamatulungin. When I was young, hindi ko na-realize yun. I was even jealous with many of my cousins at home, feeding them, sending them to schools. And I was asking him, why? Why you have to do all those things? At hindi ko maintindihan yun sa murang isip ko before. At hindi ko alam na yun din pala ang nagiging guide ko, na yun pala, masaya pala kung marami kang natutulungan. And isa sa talaga sa nag-touch sa puso ko ay ang when I heard from my nieces, yung anak ng kapatid ko, na kung saan ay talagang naghihirap sila because yung business nila is bumagsak. And then I tried to send them the financial support and all. Ang isa sa mga nakapag-touch sa puso ko is when they told me na ang pasasalamat nila na for the rest of their life, hindi nila makakalimutan. Kasi ang education nila, para sa akin, napakahalaga yun eh. When I help them when it comes to their education. Kasi nakasalalay dito ang kinabukasan ng mga bata. Para sa akin, ito talaga yung other than mga iba kong natulong or ano na, they keep on saying thank you. At hindi lang thank you, may kasama pang luha. Isa lang ang pinaka gusto kong mangyari. Ang makauwi ng Pilipinas na may sapat na pang para sa pangkabuhayan. Kasi lahat naman tayo, di ba, napapagod din. Sabi ko, why not? If I was able to serve here in Saudi Arabia to my fellow OFW sa gobyerno nila and etc., why not go back? And also, kung ano rin ang makaya kong maibigay doon sa sariling atin, where I can live even a simple life, where I can be closer to the church and serve more yung mga talagang pwede kong pagsilbihan sa din sa atin. I think yun ang aking mga gusto namang marating. Kahit saan siguro, dito o mapadoon sa atin. Walang katapusan. Walang katapusan na sabihin mong lahat na-achieve ko na. Wala yatang katapusan yan eh. The other thing na gusto kong ipasalamat sa Diyos, na kung saan ay isa sa mga ambisyon ko ay around the world or makapag-ikot sa buong mundo. With God's grace, naikot ko lahat yun. Name it. Europe, America, anywhere, maraming bansa. Hindi ko na isa-isahin, but isa rin yun sa mga pinasasalamat ko ng mga blessings. So, yes, it's more than enough na parang magsabi ako na salamat Lord sa lahat-lahat. At kung may hihingin pa ako, yes, more blessings pa Lord para i-share ko pa rin. Walang katapos siyang sharing. Kaya I never stop praying to God na, Lord, give me more so I can give more. Well, the real meaning to me of success and the real happiness is that, were you able to inspire people? Were you able to inspire and change their life? Were you able to contribute something to the needy? Were you able to make people smile? This is, to me, the real happiness that makes me
smile makes me satisfied, make me say that, yes, Lord, thank you for all these blessings. And I cannot do this alone without you. Because life is not easy. Life is really full of misery, full of pain, struggles, but just believe in yourself and continue dreaming. If others can do, yes, you can do it also. And always love yourself as you love your fellow men. So I hope with my little story, with my simple ways of sharing to you whatever I have experienced in my life, I hope I was able to inspire you, and I hope that you can dream as well. Dream big, and I know that you can be able to do it. Ako po si Mary Jane Tupas. Ito ang aking istorya. Sana nakapagdulot po ako sa iyo ng inspirasyon at kapulutan ng aral.